Hello guys and welcome to my first episode of Attorney B's Card Vlogs. Yun! Gagawa na tayo ng ganito. So, this is my first episode pero rest assured na magkakaroon tayo ng maraming episodes about cards, about anything, about hobby. And we'll try to do this first, okay? So this is my 10 favorite NBA cards in my collection. As you all know, nag-collect ako since the 90s and natigil lang, pero I've been back in the hobby since 2017. Okay, so over those times, medyo marami-rami na rin tayong na-collect ng mga NBA cards. And as you all know, I started collecting Hakeem Olajuwon in the 90s. Tapos nung bumalik ako sa hobby in 2017, ayun, naghanap ako ng rookie na pwede kong kolektahin, no? So I collected Lonzo Ball. So actually nung 2018 parang nang hinayang na nga ako kasi yung cards ni Lonzo when he first started medyo mataas. Tapos afternoon biglang bumagsak na yung prices niya. Buti ngayon na bumalik siya sa Chicago Bulls, so tumaas na ulit yung mga card prices niya. Pero, and after 2017, nag-collect ako ng 2018. Nung 2018, ang kinolect ko na si Luka Doncic. So yun, nakaswerte naman ako kay Luka kasi sa totoo lang, ang dami ko talagang Luka Doncic cards. And so isi-share ko sa inyo yung mga cards na favorite ko doon sa hobby experience ko since the 90s hanggang until right now, ano. So hindi to yung dahil mas mataas ang presyo or not, pero kasi for every card kasi meron kasi tayong mga kwento, di ba? So ikukuwento ko sa inyo kung paano ko nakuha to, how did I acquire the cards, and kung bakit memorable sa akin yung mga cards na i-represent ko sa inyo. So again, this is my 10 favorite NBA cards in my collection. So my 10th favorite card, actually dalawang card, ayan. So makikita nyo, my 10th favorite card, Hakeem Olajuwon. Actually, kakakuha ko lang to last year. So this one is a 2018 Panini Immaculate logo signature yata to eh. So this is one of three. Okay, so first print of three na ginawa lang. Ano? It's an on-card acetate auto of Hakeem Olajuwon na merong nasty patch. Ayan, so makikita niyo yung patch niya, parang S, so parang sa Houston. Ganda-ganda, tuwan-tuwa ako dito nung nakuha ko to. Okay? And my second card na kasama niyan is another Immaculate, but this one is 2019 Immaculate. So this is, again, another one of three. Okay, one of three Immaculate Collection, pero this is a laundry tag on-card auto of Hakeem Olajuwon. So yan, okay. Ang ganda lang kasi dahil doon sa laundry tag, makikita talaga may nakalagay Rockets. So, ang saya, di ba? So that's my 10th favorite card. So, moving up, ano? So this one, lolo na naman tayo. Lolo muna. So this is my 9th favorite card in my collection. So it's a Larry Bird Super Fractor Donruss Optic Dominator. This is 2017. And this is a one of one. Yan, kaya Super Fractor siya. Oh, para siyang gold pero hindi siya gold. Super Fractor. So ayan, makikita nyo sa likod, nakalagay one of one. Ganda. So Larry Legend. Favorite ko rin kasi si Larry Bird kasi ang ultimate favorite player ko kasi si Luka, di ba? So always kasi pag kino-compare si Luka doon si kay Larry Bird. So syempre, dapat meron din akong Larry Bird collection. So this is one of my best Larry Bird cards kasi one of one rin siya. All right, moving up. We have a 2019 Zion Williamson Origins Rookie Booklet. This is only number to 10.
Ito, nakuha ko sa ano to? Nakuha ko sa isang break sa US. So, tuwan-tuwa ako kasi it's a random break. So, nakuha ko Pelicans. Tapos, nung binuksan, ayun, last card. And ang maganda kasi dito, this is numbered 1 of 10. So, this is his jersey numbered. First print, jersey numbered. Tapos, ang maganda pa dito, this is his first RPA na lumabas during 2019. During 2019, ito yung first RPA na lumabas ni Zion Williamson. So, it's an on-card auto, tapos merong patch pa, pero, player worn pa pala to. So, game use na. Nakalagay, game use material. So, kahit pa paano, ginamit niya tong patch na to. So, it's a game used RPA of Zion Williamson. Although ngayon, hindi pa naglalaro eh. So, medyo bumaba ng value nito. Sana maglaro ka, baby Zion, para tumaas ulit yung mga cards mo. So, that's my number 8. Okay, we go now to my number 7th favorite card in my collection. So, this is a LeBron James UD All-Time Greats 2013 Signatures. Yan. And it's numbered 4 out of 5. Yan. And it's a BGS 9.5. So, maganda naman yung subgrades niya. Well, kaya ako naging favorite ito kasi this is my first LeBron auto na nakuha. Although ngayon, medyo marami-rami na akong LeBron autos na meron pang nasa Cleveland Uni. Pero kaya ko to gusto kasi syempre dahil ito yung una kong nakuhang LeBron James card na auto. So I got this from a trade. Gabing-gabi pa nga kami nung nag-trade. Nakipag-trade ako kay Zesmar. Zesmar, thank you for this one. Syempre memorable sa akin to kasi this is my first LeBron James auto. Ayan, so ngayon, medyo marami-rami na akong LeBron James auto. So, next is, we go now to my top 6. So, this is isishare ko sa inyo, no? So, this is a Kobe Bryant 2016 National Treasures Clutch Factor, number to 25. Ayan. So, this is a game-used na patch. And nakita nyo naman yung auto niya. Napakaganda. Oo. Bold auto na on card. Kaya ako nagustuhan to kasi I got this from a Raz. So, parang top 100. Tapos, ako yung nagtapa, no? And, ang nag-raz nito si Jaynor. And, si Jaynor is one of my good friends. Kaso, nawala na siya sa hobby, no? Iniwan na niya tayo. So, talagang very memorable sa akin tong card na to kasi it came from a very, very good friend. So, Jaynor, kung nasan ka man, thank you for this card. And sinamahan niya kagad si Kobe. So, kay Kobe rin. Rest in peace, Black Mamba. So, that's my 6th favorite card. Okay, my 5th favorite card. Wow. Eto na. It's Luka Pogi. It's a Rookie Card XR RPA. So, this is a true RPA. And game use rin to. So, this is from XR sa Chronicles to, no, nakukuha. And this is BGS 8.5. Actually, itong card na to, napakahirap ang grading. Actually, ang pinakamataas yata na grade nito is BGS 9 lang. And, pero ang ganda ng card. It's a ang number niya is 23 of 25. So, Michael Jordan jersey number pa. 23 of 25. Tapos, makikita niya yung patch, yung parang LL. So, parang sa Dallas Mavericks. And, I got this from a Raz. Ang nagparas ito, Australian. International Raz. Nakakatawa kasi 100 spots. Medyo mataas na yung spots nun eh. Parang ang value yata ng card nasa $3,000. So, ang per spot yata kung 100. So, nasa $30. Ang kinuha ko lang 3 spots. Tapos, nakakatuwa kasi ako yung nanalo. Ako yung nag-top. Kala ko hindi na ako makakakuha ng ganitong kagandang
RPA ni Luka. Pero ngayon, mas mahal to sigurado. Siguro, huling check ko, around nasa $6,000 na yata ang isang RPA na ganito na XR na number 225. Pero ang saya kasi manalo ka sa isang RAS na napakarami tapos isa, dalawa, tatlong spots lang. Kakatawa pag nanalo ka. So that's my fifth favorite card. Okay, so we go now to number 4. My number 4 favorite card. Ito na. It's a Michael Jordan auto. Yan. So this is from the 2011 SP Authentic Home Court Signatures. Yan. So it's a BGS 9.5. Ang auto niya is 10. Bakit memorable? This is my first auto of ito yung una ko nakuhang auto ni The GOAT, okay, ni Michael Jordan. So very memorable. I thought na hindi na ako makakakuha ng isang Michael Jordan na auto kasi ang tataas na. Pero yon, 2018 kaya tato nakuha nung hindi pa nagtataas yung mga prices. From a good friend, ano. So ayan, my first Michael Jordan auto. Although ngayon, syempre, meron na pa rin akong iba. Okay, next. Number 3. Yan. Ito, very memorable sa akin to. So, this is a Kobe Bryant 2018 Flawless On-Card Auto number 2-5. So, 3 of 5. Actually, pag 3 and 5 pinagsama mo, 3 plus 5 is 8. So, yun yung kanyang jersey number. Yan, no? 8. Para lang maging 1 of 1, di ba? So, 3 of 5. I remember, I pulled this card. Nagbukas ako ng Flawless case ng 2018. Kasi nga, syempre, hinahabol ko si Luka Doncic. Ano? Pero ito yung encase card dun sa nakuha kong Flawless case. Mapapanood nyo yun if you want to watch that video. Nandun dun sa isang Facebook page ko na called Gio and Toby Box Breaks. Ayan. So, mga pangalan ng anak ko. So when we open this one, ito yung lumabas. So syempre happy ako, Kobe Bryant, ano. Pero ang ano kasi nito, yung Flawless, binuksan ko to parang December, parang third week of December 2018. Okay? And January 2019 namatay si Kobe doon sa helicopter crash. So this is probably one of the last signed cards niya na nalagay sa box. Tapos, yun, namatay siya afterwards. So, farewell again to Kobe. This is one of my best Kobe Bryant cards ever. Yeah. So, 2018 Flawless Momentous Autographs number 2-5. Yun. Okay, lapit na. So, tingin nyo, sino kaya ang favorite, ano? Sino kaya yung top 2 ko na favorite NBA cards, okay? So here is my second best NBA card. Favorite card. Okay, so this is a Stephen Curry 2017 courtside black prism BGS 9.5. Actually, yung nakakatawa nga kasi ang subgrades niya 9.5, 9.5, 10, 10. So isang 9.5 na lang BGS 10 na to. Pero okay lang kasi 2017 na yan. And nagtataka kayo bakit black kasi it's a 1 of 1. Yan. Napakaganda. Ito naman nakuha ko. Pack pulled ko tong card na to. Napull ko sa isang case ng Select. Kasi nung 2017 mura pa lang naman ang boxes. So ang ginawa ko, bumili ako ng Select case. So parang 10 boxes yata yun. So binuksan ko. Ito yung best hit doon sa box na yun. Stephen Curry, black courtside. Maganda nito kasi diba tatlong ano to, merong base, concourse, at saka yung ano, courtside. So ito yung pinakamahirap na makuha na card tapos ano pa, 1 of 1 pa. Okay? Ganda, ganda. So one of my best pulls ever. Siguro gagawa rin tayo ng ganun. Best pulls kasi yung mga iba nakuha ko sa RAS, nakuha ko sa nabili, pero ito mga pull talaga to. Okay, so again, Stephen Curry, nanalo pa naman siya ngayon, most number of 3 points made. So
sana mag-champion ng Golden State this year para talagang kumpleto, no? So that's my second favorite card ever. And my favorite card of all. Siguro naka, yung iba alam na rin siguro to, pero this is not the most expensive card, pero this is the most memorable card for me. Okay? And this is a Luka Doncic RPA number 25. Sticker auto pa nga lang to eh. Sticker auto, tapos meron parang RPA patch na parang D. So parang sa Dallas Maverick. Now, bakit nyo sinabi na eh, ito yung favorite card ko? Okay? So, kwekwento ko lang sa inyo. Okay? Kasi, after 2017, syempre nga ang kinulek ko, di ba, si Lonzo Ball. So, when I collected Lonzo Ball, talagang nag-all out ako. So, ang dami kong sinalihang breaks, dami kong binili. Tapos, during the time na after matapos na yung season, parang bust si Lonzo, di ba? So, parang, ay, nakakatamad mag-collect. Ayoko na mag-collect. So, come 2018, hindi ko pa alam kung sinong kukolektahin ko, if ever, sa mga rookies. Tapos, ang ginawa ko, sumali lang ako sa isang random break sa US. Parang meron ako sinalihang random break. Swerte naman, nakuha ko yung ano. Kasi di ba certified is one of the earliest releases ng mga ano no, ng mga cards. So sumali ako, tapos swerte naman, nakuha ko ang Dallas Mavericks. Kasi parang random case break. Or parang $5 break lang yata yun eh. Hindi ko na maalala. Tapos, yun nga, last card of the break. So sabi, ito yung lumabas na card. So nakuha ko to. During that time, hindi pa mahal si Luka. Kasi mura pa. Sa totoo lang, nakakabili ako doon ng Prizm RC niya, ng base Prizm RC niya ng 500 pesos to 1,000 pesos sa ano sa galeria every Saturday. Ayun. Pero kaya to very significant sa akin kasi this card started my Luka Doncic collection. Nung nakuha ko to, sabi ko, baka talagang sinabi ni Lord na kolektahin mo si Luka. Bibigyan kita nito, kukolektahin mo si Luka. So, ayun naman. So, ngayon, ang dami kong Luka cards. Actually, isa nga to sa, ano, hindi ito yung pinakamahal. Mas marami akong mas magagandang Luka Doncic na autos. Mas marami akong RPAs. Meron akong mga Prizm na yung blue eyes, purple eyes. Meron ako nung blue. So, marami akong, ano, mas more expensive na Luka. Pero, ito yung mga card na hindi mo bibitawan talaga. Kasi this card started my Luka Doncic collection. And probably siguro in my future vlogs, papakita ko sa inyo kung ano yung extent ng Luka Doncic collection ko para makita nyo. Anyway, yun lang ano. I hope you had a good time sa pag panood ng my 10 favorite NBA cards in my collection. And promise, we'll do more of this one. Siguro nga yon, marami pa tayong mga pwedeng ano no, i-feature. Okay? So if tapos pwede niyo rin ako makita no, I do box breaks sa the cardboard corner and I do have my own page sa box breaks ko no sa NBA. So yun yung Not Your Ordinary Box Break. So kung if you want, you can check it out and join. Tapos syempre, kailangan ko ng subscribe nyo dito sa channel ko. So, look, yan, subscribe ha, subscribe to my channel. And again, this is Attorney B saying peace and let's enjoy the hobby. Okay? So, bye for now!